Kumusta? Kamusta mga ka-happy? Welcome back to my channel. At ito na naman si Omega Sai. At nag-share na naman ako ng sasamang hobby ko, ang papabike o cycling. So, long time no si mga ka-happy no. Ang tagal-tagal ko rin hindi nakakagawa at nakapag-upload ng video sa YouTube at Facebook kasi nga na-busy lang ako sa work. So, eto na nga. Nang dahil sa pandemic, ang hirap pumiyahe dito sa Metro Manila. Kaya nag-start na ako mag-bike. At dahil doon, at sa hindi katagalan, eh nagustuhan ko na ito. Nakatipid na sa pamasahe. At ang dami pang health benefits ang mukuha dito. Tama ba? Kaya isinama ko na rin ito sa mga hobbies ko. At kahit 2 years pa lang ako, sa hobby na ito, ay sana makapagbigay ako sa inyo ng konting kasiyahan sa video. Ito nga pala ang aking bike. Ang 2-seat Brandon 27.5 2020 year model. At ngayon, i-share ko sa video ang isang maliit lang na upgrade na kinuha ko sa bike ko. Ang paglalagay ng butterfly handlebar. Nabili ko to sa Lazada ng almost 700 plus pesos kasama ang shipping fee. So promo ko siya nakuha. At oo, alam ko, ang dami ng mga vlogger ang gumawa nito at nag-review about sa product na to. At kung i-search lang natin sa YouTube yan, isang tamakbak na mga video ang meron nito. At nakisali pa ako. Okay. Ayan, tingnan natin ang dami, 'di ba? Dito sa butterfly handlebar na to, ay may tatlong klase ito pag sinerge natin sa Lazada. Pero ito yung mga pinili ko. Ito nga pala yung tatlong makikita natin sa Lazada. Yung pinili ko diyan is yung pangatlo. Okay? Yung sa huli. Ito yung handlebar na may 90 degrees angle or meron siyang curve or pa L shape. Yan. At karamihan sa mga nakita nating video sa YouTube, ganito yung kanilang installation ng handlebar nila. Yung normal. Okay? At ang sabi nila sa video, makakagawa ka raw dito ng 7 to 8 hand position. Pero ang tanong, lahat ba yun ay magagamit natin habang nag-ride? Yung iba siguro oo, yung iba siguro hindi. Depende yan kung saan ka nag-ride. Pero sa video nito, ilagay natin ng konting twist. Yung reverse installation o baliktarin lamang natin ang paglalagay ng handlebar system ganito. Okay? Yan, nakabaliktad yung handlebar. Pag nakasakay ka sa bike, is ganito yung makikita mo sa handlebar mo. Okay? Ganyan. Okay? Yan yung magiging hawakan mo. At pag sa harapan naman ng bike, ganito naman yung makikita mo. Okay? Ayan, napaka-unique. Head turning, di ba? Kasi kakaiba. Pero sa ginawa natin ito, is magiging limited nga lang ang ating hand position. Sa tingin ko, is apat lang hand position ang magagawa natin. Yung position number 1, yung normal, ganyan. Then pagpagod ka na, position number 2, number 3, at yung number 4. Yan. Kung medyo gusto mo na mapapa na hawakan or handlebar mo is dito ka hawak o ito yung mga naka-negative stem. Yan, dyan, ganito. So, huwag na natin patagalin at simulan natin ang installation. Okay?
So, eto na nga guys. Ito na yung tsura ng bike natin pag nalagay na natin yung butterfly handlebar na nakabaliktad. Diba? Medyo kakaiba siya. Napaka-unique. Kaya pagtitingin ka talaga ng mga tao sa daan pag ganito ang style ng handlebar mo. Okay. Ito nga pala yung sinasabi ko guys, no? Pag gantong position kasi is yung naka-upright position ka, eh, hindi masakit sa likod, hindi masakit sa kamay. Yung saktong city driving lang. Ay, city biking lang, okay? Ito, guys, yung sasabi ko, hand position, no? Ito yung hand position number one, okay? Yung normal lang, position number one, position number two, number three, at yung position number four, yung nakalining forward ka na. Ganito dapat yung mga riding position pag malilig ka na sa trabaho, okay? Okay. Ganito guys yung ano, yan. Pag gusto mo medyo mabilis ka or medyo aggressive ka. Pag ganito guys yung talaga yung normal riding position natin, eh ilipat na lang natin yung sa unahan yung bike, yung brake at yung shifter ng bike mo. Okay. At ang susunod naman natin gagawin guys is lalagyan na natin siya ng handlebar wrap. Ito yung West Viking handlebar wrap na nabili ko sa Lazada. Okay. Ang design niya guys yung parang carbon fiber. Yan, tinan mo. Ang diba guys, napakaangas. At sa tingin ko guys, no, hindi ka agad ito magbabakbak. Mukhang matibay siya. Kasalasan kasi sa mga handlebar wrap is nababakbak yung taas. Okay. At ganito naman guys yung paglalagay natin simula dito hanggang dito. Yan yung part lang sa handlebar na malalagyan. Okay. So, at yan, ito na yung pinaka-final itsura ng bike natin. Ang ganda, solid na solid. Bagay na bagay sa kulay ng bike ko. Diba? Dahil sa first time ko lang maglagay ng handlebar up, natagalan talaga ako. Inabot ako ng almost ilang oras ma-figure it out lang kung paano ang tamang paglalagay ito. Yan, malambot ang ating handlebar up. At dahil nga sa natagalan ako, inabutan na ako ng gabi. Ayan, so bukas na lang, test ride na natin itong bike na may handlebar na butterfly. Okay. At ito guys, nasa Alabang North Lake na tayo. At simulan natin ang pag-test ride ng butterfly handlebar. So, let's go!
So, eto na mga kahabi, no. Almost 1 week ko na test ride ang aking bike na may butterfly handlebar. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Ang pros dito mga kahabi is walang sakit sa likod kasi sobrang upright position yung aking riding position. Hindi masakit sa leg kasi nga nakatutok na sa ako sa daan yung aking ulo. Hindi na masakit sa kamay kasi sakto lang yung sa reach ng kamay ko. At malambot ang handlebar wrap. So, hindi mo na kailangan ng gloves dito kasi yung anti-slip naman kasi yung handlebar wrap natin. Yung length naman ng butterfly handlebar is almost 620 millimeters lang guys. So, kung makikita natin sa video is kayang-kaya kong makipagsingitan sa traffic. So, ang traffic yan, alam mo naman traffic sa Moonwalk, South Mall, yan, sa Kote, sa Tulay, sobrang traffic yan. Pero kaya pa makipagsabayan sa mga traffic sa singitan, kayang-kaya. Okay. Ang negative lang or ang cons nga lang guys, nang nakita ko na almost 1 week kong nagpagamit ng butterfly handlebar is yung pwede tumama yung tuhod mo sa handlebar lalo na kung liliko ka. Kung nakakabit yung handlebar natin sa mali stem, sure ball tatama yung ating tuhod dun. Pero pwede mo naman i-adjust, medyo taasan mo lang yung unahang bahagi ng handlebar mo or habaan mo yung stem mo. At pag nagawa mo yun, sigurado, I think wala na magiging negative or cons itong butterfly handlebar nito. So, yun guys, no. Sana nagustuhan yung aking video at sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at please like yung video natin. I-like natin yung video. So, salamat guys. And this is Omega Sai, ang inyong kahabi. Bye-bye!